Good morning mga ka-Best Buy. So ngayon wala na namang kuryente. Kung makikita ninyo yung ating ATS nasa right side yung ilaw. So ang ibig sabihin niyan, yung merong kuryente is nasa generator and yung nagsusupply is nasa generator side din. Ayan. Kapag naman po kasi may ilaw itong kaliwa, ibig sabihin may supply na yung kaliwa. Yung isang ilaw kasi doon is nag-signify kung ano yung may source ng kuryente. And ang isang ilaw naman is yung nagsusupply. So since nasa kanan yung lahat ng ilaw, ibig sabihin nasa reserve power ang supply and doon din tayo kumukuha. Okay, so itong ating aircon is 2.5 horsepower. Ngayon, kasi nag-iisip ako, sabi ko, dalawang aircon kayang i-trial natin. So ito is inverter. Yung isa naming aircon dito sa loob is hindi ito inverter. Ayan. Pero nasa 1 horsepower lang yata. Pero ano siya? Non-inverter. So ngayon try natin. Ano? So may mga naka-charge lang na mga fan. Tapos yung TV is closed. Ang ngayon ang tumatakbo sa amin is itong ilaw. Yan yung mga ilaw lang naman. And yung aming ref na 1.1 amperes lang. O, maliit lang. Ayan, ilaw. So, dito sa aming kusina, ilaw pa rin. So, 1.1 yung ref. Tapos, ang reading natin dito is 1.36. So, most likely, yung ilaw natin ay nagkukonsumo lang na 2.6 lang yung nagkukonsumo natin mga ilaw. Meron pa rin iba kasi nag-charge din yung mga electric fan. Kaya umabot ng ganyan. Pero ngayon, itatry kasi natin yung dalawang aircon. Bubuhayin natin silang sabay kung kakayanin. So from 1.36, try natin make off. Itatry natin yung dalawang aircon. Isang inverter and non-inverter. Yan, tumaas yung RPM. Kapag naka-eco on, mababa yung RPM, kaya nga economy. And then kapag eco off, ibig sabihin, hindi siya magiging economical, kaya tataas yung kanyang RPM. Okay? So kapag ganito na medyo matataas yung load natin, susubukan natin yung mga matataas na load, i-eco off natin. Oo nga pala, yung ating gasoline is, yung tank natin ito ay may laman na 12 liters na gasoline. Sa ngayon, meron na siyang 23 hours. Pero, may nakaregister kasi dyan na 10 hours nung bago namin i-full tank. Hanggang ngayon, may laman pa rin siya. So, yung 12 liters, tumakbo na siya ng 13 hours. May laman pa rin. At tingnan natin kung hanggang kailan magloloko yung ano, yung supply. Kasi kapag nagloloko na yung supply, ibig sabihin, wala na, medyo critical na siya. As in, malapit na siyang maubos. So ito pa yung laman ng kanyang gasolina, no? After 13 hours sa full tank. Alas, di ba kita eh. Pero may laman pa. Kapag kasi naka-eco mode to, at walang aircon, nasa 0.6 lang yung kanyang konsumo ng gasolina. Pero kapag may aircon, usually mga isang oras, isang litro. Ngayon naman, itatry natin dalawang aircon sabay, inverter and non-inverter. Okay, ano natin, i-eco off na natin para mas mataas yung RPM.
Try natin itong aircon. So set natin siya ng mga 24 kasi yan naman yung regular namin regular na lamig na gusto namin eh, 24. Ayan. So papabilohin natin yung generator. Ngayon, buubelo pa yan. Sarado muna natin yung mga pintuan. Buubelo pa kasi yung ating generator at saka itong ating aircon, kaya medyo mataas pa yung pinaka input. Tingnan natin yung buwelo niya. Silipin natin. Ayun. So kung meron na siya, 5.7 yung kanya amperes. Ayun. Ang mga buhay na appliances dyan is ilaw. Ito nga ang ating aircon na 2.5 horsepower na inverter. Nako, nagkakuryente. Hindi natin ngayon matitest. Sayang. So, yun na nga. Ano nangyari? Kung makikita ninyo, dalawang ilaw dito sa kaliwa, which is normal power. So, bumalik na yung kuryente galing sa main line. Ang may power ngayon is generator and main line. So, ang kinukuha ng ATS ngayon is itong main line power. Kaya dalawa yung ilaw niya dito sa kaliwa. So, hindi natin ngayon na-test yung dalawang aircon kasi nagkakuryente na agad. Ang gagawin muna natin ngayon is maghihintay tayo ng walang kuryente ulit para ituloy natin yung pag-vlog. Ayan, so may idea na kayo kung mga gaano lang yung nakukonsumo ng ating aircon na 2.5 horsepower inverter. Tsaka yung naibibigay ng ating 4.2 kVA na filking. So ngayon, kapag mga ganyan na ginamit na natin yung ating generator, mas maganda na patakbuhin muna natin siya ng mga 1 to 5 minutes, 2 to 5 minutes siguro, para lumimik muna siya. So ayan, yung limit nga pala ng ating generator is hanggang 20 amperes. So kanina nakita natin, di ba? 5.7 lang, so 1/4 pa lang ng kaya niyang ibigay na kuryente yung nakukonsumo ng bahay using our aircon, ref, tapos mga ilaw. Ngayon, kapag gano'n naman, mga 5 amperes lang, pwede siyang tumakbo na hanggang 12 hours baka gano'n lang yung load natin. Kaya napaka reliable itong generator na to. Ayan, makikita na rin natin 0-0 na kasi wala na sa sinusupply yan. Ngayon, kapag yung off na natin yung generator natin, off, tapos off, same time, may off doon natin battery. Ito yung connection ng battery. Ayan. Kasi kapag hindi natin to na-off at naka-standby lang siya na nakaganyan, yung LED light na yan kasi nagko-consume pa rin ng power ng battery. So, tatakbo lang yan mga 12 hours to 24 hours. Kapag naka-on yan, malulobot na yan after 24 hours. Kaya, as much as possible, i-off natin yan. Sa daytime naman, gising lahat. Kaya, okay lang yun na naka-off. Pero sa gabi, pwede natin yung magdamag na naka-on para mag-switch lang tayo ng remote para hindi na tayo babangon. So, ayan.
Yun ang ginagawa namin kapag may brownout, ano. Nandito na siya naka-standby and then lipat-lipat lang. Ayan. Yan, okay. So ngayon, tago muna natin itong ating voltmeter. Kasi nagkakuryente na eh. Thank you sa mga ka-Best Buys. Nga pala sa mga orders ni mga ka-Best Buys, maaari kayong bumisita sa aming mga social media account, Best Buys Mindoro Tools, sa aming TikTok, Facebook, and YouTube. And maaari din po kayong kumontak sa amin directly sa number na mag-flash dyan sa inyong screen. So, maraming salamat po mga ka-Best Buys. Napapadala nga po pala kami ng sa TikTok shop namin. Pinaka-the best doon kasi pinaka-mura pa ang singil. So, nagpapadala po kami doon, COD, all over the nation. Okay? So, maraming salamat po mga ka-Best Buys. And happy holidays po sa inyo.